Magandang hapon ulit, mga kapugo. Narito po ulit ngayong araw na ito ang Samparan. Kasi po naobserbahan namin sa aming pamumulot ng itlog sa araw-araw, marami pong reject. Kumisan po may basa, kumisan po may luno, kumisan yung pulang-pula. Hindi pa naman pwede nating ibenta yon, kasi reject na pa, reject na yon. Yung may crack, yung luno, yung pulang-pula, hindi na pwede nating ibenta. So, namumroblema kasi kami. Kasi ang dami naming reject. Dati, nung hindi pa masyadong marami ang nangingitlog, ay ang ginagawa namin ay inilalabo namin. Ito pong sinasabi ko sa inyo, ay ito po ay naayon sa aming nararanasan dito sa aming farm. Ito po ang mga kaganapan at nararanasan namin tungkol sa mga itlog na reject. So, niluluto po namin sila. Ngayon, dati, ibinebenta namin sa sari-sari store. Ang pagluluto po namin ginagawa, lalo sa mga crack, para hindi lumabas. Yung, kasi po, pag iniluto at may crack, lumalabas po yung sabaw. Para hindi po lumabas, ay nilalagay namin po sa plastic na labo. Saka namin nilulubog sa kumukulong tubig. So, pag po siya ay tinalupan, buong-buo pa rin po siya. Kahit siya ay crack o kahit siya ay basag. So, ngayon po, hindi na namin maibenta lahat. Hindi na kaya dahil madami. So, gumawa po kami ng paraan kasi sayang naman po. Sayang ang mahal ng patuka, ang mahal ng itlog, nasasayang lang siya. Ang ginawa po namin, amin pong niluto sa kawali nang walang mantika. Tinuyo namin. Saka po namin ginagrind. Ngayon, kapag nagrind po namin, bawat kalahating kilo, nilalagyan namin po ng kunting mais kapag may mais. Kapag wala naman po, edi purong itlog na lang. Sa isang sako po na 50 kilos, ay hinahalo namin ng kalahating kilo na giniling na itlog, ng pugo ng mga reject. Napansin namin, gumaganda yung aming pinatutuka. Dahil hindi naman po araw-araw ay sobrang dami ng reject, pinili lang namin yung aming pagbibigyan. Doon lang namin sila ibinibigay sa batch na ang edad ay 8 buwan pataas. Kasi sila po'y araw-araw nangingitlog, kailangan po nila ng vitamins. Instead na bumili kami ng vitamins, ito na po ang aming ginagawa. So, ang ginagawa po namin, doon sa isang sako, kukuha kami ng 2 kilo, ihahalo namin yung itlog na 1/2 kilo para dumami. So pag naihalo namin, saka namin ibubudbod and then saka namin hahaluin. So sa isang sako, isa hanggang kalahating kilo hanggang 1 kilo ang inihahalo po namin. Pinakakain namin sila ng 2 beses sa 1 linggo, yung 8 months pataas. At naobserbahan po namin, maganda naman po resulta kaysa kami ay mag bumili ng mga commercial na vitamins. Ito po ay naayo lamang sa aming ginagawa sa aming farm, sa aming karanasan. Hindi po namin ito nire-recommenda, pero nasa inyo na po kung kayo makapulot ng idea at kung kayo may ibang paraan para hindi masayang ang ating itlog ng pugo. Kasi po sa aking pagkakaalam, sa akin lang po, ang sobrang namang itlog na ilagay natin sa feeds ay hindi rin po maganda kasi po baka tumaba ng tumaba ang ating pugo. Kaya ang ginagawa po namin, 2 times a week lamang po. At pinipili lang namin yung medyo maedad na, medyo malapit ng, kasi yung 8 months po pataas, 10 months, kasi kami po ay nagkakal ng 14 to 16 months. So pagka 8 months, napapansin po namin na medyo sila po ipababa na ang kanilang production. Lalong-lalo na kung sila ay walang vitamins. Napuno po namin, nung bigyan namin po sila ng ganitong sistema, ay hindi basta bumabagsak ang kanilang production. Yung vitamins natin ay libre. Kaysa naman po itapon natin yung itlog na basag na galing din sa kanila. Sayang at mahal po ngayon ang itlog. So sa aming karanasan at aming naobserbahan, matagal na namin ginagawa ito, ay maganda naman po ang resulta. So nasa inyo na po kung anong gusto ninyo. Amin lang po sinishare yung aming karanasan. Baka sakaling kayo ay magkaroon ng idea o mayroon pa kayong ibang pamamaraan na hindi masayang ang ating mga reject na itlog.
So hanggang dito na lamang po. At maraming salamat. Mabuhay tayong magpupugo. Salamat po.